Isama pagpalang umaga sa inyo mga bata. Narito tayo sa ating asignaturang Agam 3 o Science 3. Nasa ikatlong markahan tayo, ika-anim na linggo, unang araw ng ating pag-aaral. Handa na ba kayo? Pag-aaralan natin ang tungkol sa Aralin 9, tamang gamit o paggamit ng kuryente at mga bagay na ginagamitan nito. Layunin ng ating pag-aaral ang matutukoy ang tamang paggamit ng kuryente at iba pang bagay na gumagamit nito. Ngunit bago tayo magtungo sa ating pag-aaralan, ano ba ang pinag-aralan natin kahapon mga bata? Magaling na pag-aralan natin ang pinanggalingan o pinagmulan at gamit ng kuryente. Halina kayo mga bata. Magtungo na tayo sa ating susunod na balik-aral. Hulayan ng kahon ng kahit o orange o ang larawan ay ginagamitan ng kuryente at kulay nila naman o violet naman kung hindi. Unang bilang, television. Magaling, ito ay pinagamitan ng kuryente. Screwdriver. Magaling, ito ay hindi ginagamitan ng kuryente. Bike o bisikleta. Magaling, ito ay hindi ginagamitan ng kuryente. Refrigerator. Magaling, ito ay ginagamitan ng kuryente. Susunod, oven. Ito ay ginagamitan ng kuryente. Susunod, computer, ginagamitan ng kuryente. Ang libro kaya, magaling, ito ay hindi ginagamitan ng kuryente. Sopa, hindi ginagamitan ng kuryente. Cellphone, magaling, ito ay ginagamitan ng kuryente. Dahil pag sinasaksak mo siya, may battery siya. At yun ang nag-i-store ng kuryente. Ang tasa at kutsara, magaling, ito ay hindi ginagamitan ng kuryente. Laro ang kotse, magaling, ito ay hindi ginagamitan ng kuryente. Lampshade, magaling, ito ay ginagamitan ng kuryente. Magaling mga bata, nalaman nyo na ang pinagmulan at gamit ng kuryente. Magtungo na tayo sa ating susunod na aralin ang tamang paggamit ng kuryente at mga bagay na ginagamitan nito. Kahalagahan ng kuryente. Ang kuryente ay ginagamit upang makagawa ng init, liwanag, paggalaw ng mga bagay at paglikha ng tunog. Ang kuryente ay mahalaga sa tahanan at iba pang lugar upang matulungan ang mga tao sa mga pang-araw-araw nilang gawain. Ang ligtas sa paggamit ng kuryente ay mahalaga upang maiwasan ng anumang aksidente o disgrasyo o yung tinatawag natin sunog. Tamang paggamit ng kuryente. Una, huwag magsaksak ng maraming kagamitan na gumagamit ng kuryente sa isang extension cord o tinatawag nating octopus connection upang maiwasan ng overloading. Patuloy niyan mga bata. Iwasan yan. Pangalawa, patayin ang mga ilaw at hugutin sa saksakan ang outlet
o ang iba pang mga bagay na ginagamitan ng kuryente kung ito ay hindi naman ginagamit. Katulad ng ilaw na ito, mga bata, at pinatay. Kailangan hugutin ang out, ang plug. Naintindihan ba? Magaling! Pangatlo, huwag ipasok ang anumang bagay ng katawan o anumang bagay na maaaring daluyan ng kuryente sa electrical outlet o anumang bukas na linya ng kuryente. Katulad ng tinidor, mga bata. Ang tinidor ay conductor, kaya pwede itong daluyan ng kuryente at maaaring kamatay o pagka kuryente ng tao. Huwag din nahawakan ang kuryente o ang outlet gamit ang kamay. Pang-apat, panatiling tuyo ang kamay kung hahawak ng mga bagay na ginagamitan ng kuryente sapagkat ang tubig ay isang conductor o dinadaluyan ng kuryente. Panglima, huwag bunutin ang pagkakasaksak ng mga kagamitan ginagamitan ng kuryente sa kondon. Maaari itong maputol kung hindi maayos ang pagkakabit nito sa plug ng kuryente. Tatandaan, huwag hawakan sa kordon. Maintindihan ba? Magaling! Pang-anim, kumonsulta sa mga lisensyadong electrician sa paggawa o pagpapagawa o pagsusuri ng mga linya ng kuryente sa ating tahanan, mga bata. Dahil alam nyo na ang gamit ng kuryente, magtungo na tayo sa ating mga paninang na mga salita na ginamit sa ating aralin. Una, octopus connection. Ano nga ba octopus connection? Ito ay ang pagsasaksak ng marami ang kagamitan na ginagamitan ng kuryente sa isang extension wire. Katulad nito, mga bata. Ito ay maaaring maging sanhi ng aksidente o sunog kung hindi kaayanin ng kontrol ang dami ng boltaheng dumadalaw na magiging dahilan ng overloading. Pangalawa, overloading. Nangyayari ito kung ang kakayahan na ng linya ng kuryente ay lumagpas sa kapasidad nito na nagiging sanhi ng pag-init ng mga kordon at kalaunan ay pagkasunog nito. Katulad sa nangyaring ito, mga bata. Electrician. Isang taong profesional na gumagawa at nagkukumpuni ng mga kagamitang ginagamitan ng kuryente at iba pang mga bagay na may kinalaman sa kuryente. Pang-apat, conductor. Ito ay mga bagay na dinadaluyan ng kuryente. Isa na dito ang mga gamit o bagay na yari sa metal. Ito yan, mga bata, ang mga conductors. Halimbawa, kutsara, ginto, copper, at tubig o seawater, mga bata. Panglima, insulator. Kabaligtaraan ng conductor, ang insulator ay mga bagay na hindi dinadaluyan ng kuryente. Isa na dito ang mga gamit o bagay na yari sa kahoy, plastic, ceramic, at
papel. Ito ang mga halimbawa: ang baso, ang goma, ang langis, ang plastic, ay mga insulators. Dahil alam niyo na ang wastong gamit o wastong ng paggamit ng kuryente o elektrisidad, magtungo na tayo sa ating subukin. Handa na ba kayo? Subukin. Piliin at bilugan ang titik ng wastong sagot. Unang bilog. Ang kuryente ay hindi nauubos o nawawala. Maaari itong gamitin anumang oras na gustuin natin. Hindi tama ang nabanggit na pangungusap. B. Hindi tama ang nabanggit na pangungusap. C. Lahat na nabanggit na sagot ay tama. D. Wala sa nabanggit ang kasagutan. Pangalawang bilang, ang tamang paggamit ng kuryente at mga bagay na ginagamitan nito ay maaaring makatipid at magligtas. A. Tama ang nabanggit na pangungusap. B. Hindi tama ang nabanggit na pangungusap. C. Lahat ng nabanggit na pangusap ay tama. O letter D, wala sa nabanggit na sagot ang kasagutan. Pangatlong bilang, ano ang bagay na maaari mong gamit upang maiwasan ang pagkakuryente? A. Bakal. B. Goma. C. Kahoy. D. Wala sa nabanggit. Pang-apat, ano ang tawag sa mga bagay na dinadaluyan ng kuryente? Ay blank. A. Insulator. B. Load. C. Conductor. O letter D, wala sa nabanggit ang kasagutan. Panglima, ano ang dapat gawin bago gamitin ang mga kagamit ng gumagamit ng kuryente bago ito gamitin? A. Tiyaking maayos ang pagkakabit ng mga kordo na maaari siyang daluyan ng kuryente. B. Hanapin at basahin mabuti ang mga babala at paalala sa naturang produkto o kagamitan. C. Tiyaking malayo ito sa pinagmumulan ng tubig o basang lugar. D. Lahat ng nabanggit. Magtungo na tayo sa ating suriin. Suriin. Una na mga nararapat na salita ang bawat pahayag upang ito ay makumpleto. Unang bilang, ang electrician ay ang taong profesional na nakakaalam sa pagkakabit at pagsaayos ng blank. Pangalawa, huwag din magbasa ng mga blank at blank bago gamitin ang isang kagamitan na ginamitan ng kuryente. Pangatlo, ang mga kagamitan na ginagamitan ng kuryente ay nararapat na alisin sa koneksyon nito sa electrical outlet kung hindi ito ginagamit upang blank. Pang-apat, blank connection ang tawag kung maraming kagamitan ginagamit ng kuryente ang nakasaksak sa isang extension cord. Ang mga bagay na dinadaluyan ng kuryente ay tinatawag na blank. Magtungo na tayo sa ating pagyamanin. Pagyamanin. Piliin ang angkop na salita sa kahon upang makabuo ng kahulugan ng pangungusap. Isulat ang tama sagot sa patlang. Electrician, overloading, octopus, conductor, pumita. Unang bilang, ang blank ay pangyayari kung nagkakaroon ng labis sa paggamit ng kuryente sa isang pinanggalingan nito na lagpas sa kapasidad. Pangalawa, ang profesional na may kaalaman sa pag-aayos ng kuryente at ito, iba pang mga bagay na may kinalaman dito ay tinatawag na blank. Pangatlo, tinatawag itong octopus connection dahil nakakahuli ito sa hayop na blank na mistulang may mga kalamay sa dami ng kordon na nakabit dito. Pang-apat, ang tubig ay may tuturing na isang blank kahit ito ay hindi metal dahil ito ay dinadaluyan ng kuryente. Pang-lima, ang pagkakasaksak na maraming kagamitang ginagamitan ng kuryente sa isang cord ay tinatawag na blank.
Magtungo na tayo sa ating isagawa. Isagawa. Pamamaraan. Unang bilang. Ihanda ang kwaderno sa Adam upang maging talaan ng mga datos na makukuha sa gawain. Pangalawa, sapat na ba'y ng magulang o mga kasama sa tahanan na nasa hustong edad, libuti ng iyong bahay upang maganap ng mga banding gawi sa paggamit ng kuryente. Pangatlo, itala ang iyong obserbasyon sa inyong kwaderno. Iguhit ang mga napansin ninyong maling gawi sa paggamit ng kuryente sa nakalaang kahon. Maglagay na maikling paliwanag at kung paano ito naging maling gawi sa paggamit ng kuryente. Yan, ilalagay ang inyong kasagutan, mga bata. Naintindihan ba? Magaling! Magtungo na tayo sa ating tayain. Tayain. Iguhit ang check kung ang sitwasyon ay nagsasaad ng tamang paggamit ng kuryente at eksaman kung nagpapakita ito ng hindi tama. Bigyang pansin ang salitang misalanggui. Unang bilang, ayaan ang nakababatang kapatid na paglaruan ng mga bagay na ginagamitan ng kuryente. Pangalawa, ang pag-iingat ng paggamit ng kuryente at sa mga bagay na ginagamitin nito ay nararapat lamang gawin ng mga nakakatanda. Pangatlo, ugaliin ang pagtingin sa mga babala at paalala bago gamitin ang mga bagay na gumagamit ng kuryente. Pang-apat, gumamit ng mga bagay na hindi dinadaluyan ng kuryente gaya ng goma upang maiwasan ang pagkakuryente. Panglima, maaaring tumawag ng kahit na sino na marunong sa kuryente upang masuri ang linya ng kuryente sa ating tahanan. Magtungo na tayo sa ating karagdagang gawain. Karagdagang gawain. Pag-aralan mabuti ang sitwasyon na nakalista sa ibaba, magbigay ng iyong saloobin tungkol sa mga nabanggit. Unang bilang, napansin pong nakatulog na pala ang iyong ama dahil sa pagod mula sa kanyang trabaho habang siya ay nanonood ng telebisyon. Pangalawa, habang ikaw ay naglalaro, nakita mo ang iyong nakababatang kapatid na may hawak ng isang bagay na metal at malapit siya sa saksakan o outlet ng kuryente. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Hanggang sa muling aralin!